Tinatawagan ko po ang ating pastor na siya magpapakalan ng salita ng Panginoon. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tigil po ay sa ating Panginoon. Ano po? Tayo muli po ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan, tayo po ay imay-imay po natin ang kabanata ng Kawikaan, Kabanata 22, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi po sa una, sa talatang una, Kabanatang 22 ng Kawikaan, ang sabi ganito, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Pakatatandaan po natin mga magulang po at mga kapatid, higit daw po pala sa lahat ay ang malinis na pangalan kaysa po sa alinmang kayamanan. Aanin mo yung magiging mayaman? Aanin mo yung kinapakayaman? Marami kang pera, marami kang ari-arian. Ngunit pag binanggit naman ang pangalan mo sa isang lugar ay halos talagang hindi maipaliwanag ang pagmumuka ng tao. Pag binanggit na ang iyong pangalan ay talagang kumukulo ng dugo. Diba ba? Bakit? Dahil ang kanyang pangalan ay hindi po malinis. Pansin niyo po ang isang tao kapag may masamang record, ano po? Pag binanggit ang pangalan, si ganito ganyan, sa mga ugali niyan, kala mo kung sino? Huwag mo lang makikita ng masama, talagang gusto nang pumatay. Ang sabi po nito, mas mainam ang malinis na pangalan kaysa alinmang kayamanan. Ano po? Mas mainam po pala yung malinis na kayamanan. Ito daw po ay hindi pa sa ginto. Sige, mag-suot ka na ng ginto sa iyong katawan. Malutin mo na. Pero kapag ang pangalan mo ay hindi naman malinis, hindi ka rin po magandang tignan. Matatandaan po natin yan. Kahit ang isang tao ay may pintas na ginto, palot ng ginto, ang ganda ng sasakyan, ang laki ng bahay, mayaman, ngunit pag ang pangalan po niya ay hindi malinis, hindi po siya magandang tignan. Sapagkat ang sabi ay mas mainam po ang malinis na pangalan kaysa alinmang ginto o pilak. Kaya kaysa daw kung naisin natin na tayo magpayaman, ang naisin po natin ay linisin ang ating pangalan. Hindi ko ba? Pero kapag ang isang tao binanggit, ayos ganun, aba, oo, ayos yun. Pag may kailangan at may problema, ay, pumunta ka lang na. Tutulungan ka na yun. Diba ba? Pag hindi ka pinapansin kung saan-saan dyan, pumunta ka doon, tutulungan ka nun. Ganun yung may mga pangalan, may mga malinis na pangalan. At bilang mga anak ng Diyos, kailangan ganun po ang ating pangalan. Ano po? Hindi yung siya na naman. Ang sabi doon ay kailangan daw po ay linisin natin ang ating pangalan, mas mabuting piliin natin ang malinis na pangalan kaysa alinmang kayamanan. Kaya lang yung iba ba? Yung iba, dahil sa gustong gusto po talagang limaman at talagang pinipilit po nila yung kayamanan, nadudungisan na po ang kanilang pangalan. Pansin niyo po, ang daming mga tao, makuha lang ang kayamanan gusto niya, kahit sino po sasagasaan, di po ba? Kahit sino, masagasaan ang dapat masagasaan. Kung ilang masagasaan ang dapat masagasaan kung nasa tama ka. Di ko ba? Pero kung mali ka naman, ba? Ay hindi po tama yun. Sapagkat mas mainam daw po ang kayamanan kaysa malinis na, ay kaysa sa kayamanan. Kaya mas mainam po ang mabuting o malinis na pangalan. Ang sabi sa sunod, gayawi ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Pakatatandaan niyo po mga magulang ko at mga kapatid, sa Diyos, parehas lang ang mahirap at mayaman. Kaya lang, sa lupa, talaga po ang tao, laging may tinatangi. Ito ba? Subukan mo may dumating sa bahay mo, hindi mo kilala. Pagparada, pagkaparaparada pa lang ay may sasakyan na. Ano po? Pagbaba, pagpasok sa iyo, may mga alas pang pinto. Baka ay kayo magkatitimpla ng kape. At umuulan ay, kape po muna kayo. Pero pag ang dumating ay, pulit-pulit ang dami,
ano po, nakachalindas, sabi ng bata, nakachalindas, dungis-dungisan, ano kaya, maalok mo kaya ng kape yun, kahit umulan? Baka sabihin mo, baka ito'y akit-bakay, baka ito'y nagmamanman, akala mo, may mamanmanan sa bahay niyan, nagmamanman lang yan, asit, asit, hindi nasabihin, ayaw lang niyang pansinin. Sabi ng Panginoon, dapat hindi po tayo nagtatangi. Bakit? Ang mayaman at mahirap ay parehas lang sa paningin ng Diyos. Sabi pa nga sa Bible, may mga tao nagpapanggap na mayaman, gayong siya ay napakahirap. At may tao nagpapanggap na mahirap, gayong siya ay napakayaman. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, pareho lamang sa Kanya ang mayaman at mahirap. Kaya kailangan tayo bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo nagtatangi. Kung ano ang ating pagrespeto sa mayayaman, ganun din po natin narespetuhin yung mga mahirap. Bakit? Dahil ang gusto ng Diyos, wala po tayong itatangi. Kung nangailangan ng tulong ang mahirap, tulungan po natin kung kaya. Ano po, hindi yung pagmayaman ang dumarating. Kapag mayroon ang dumarating sa bahay, talagang halos lahat ay ihain na. Kain na po niyo, kapin na po niyo. Bibigyan ng Diyos, lahat na lang gusto kinahin. Diba? Ay kapag kunsyan. Kunsyan na, matigas. Kunsyan lang alam kung sino pa. Hindi papansinin. Kunsyan lang yan. Ano? Ang gusto ng Panginoon ay wala po tayong tinatangi. Diba? Kahit sinong dumating sa'yo, tratuhin mo yan bilang tao. Sapagkat hindi po natin alam kung sino talaga ang taong iyan. Sabi nga ng Panginoon, may nagpapanggap na mahirap, gayong siya po ay napakayaman. Kaya po, bilang mga anak ng Diyos, ay wala po tayong itatangi. Kung kaya mong igalang ang matanda, igalang mo din ang nakababata. Sapagkat iyan ang gusto ng Panginoon. Tandaan po natin ang paggalang ay hindi lang po sa matanda binibigay. Sa lahat po ng tao, mapamatanda, mapabata, pag ikaw ay anak ng Diyos, matuto po tayong gumalang. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya ay napapahama. O, hindi niyo po ha? Bilang mga matatalino, tayo daw po ay nag-iingat sa ating buhay. Kaya kung may panganib na darating, tayo po ay hindi napapahama. Bakit? Bilang mga anak ng Diyos, ngunit ang mga tao mangmang, wala pong pakialam sa buhay yan. Alam niyo po ba yung mga tao mangmang? Yung mga tao mangmang, bira-bira. Hindi nag-iisip, hindi nagpa-plano, banat ng banat. Ano po? Hindi nila alam, may palong, may mga patonggap pala sa paligid. Hindi, pusarga mga bunganga nila. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ay kailangan maging matalino po tayo upang sa mga panganib, tayo po ay maligtas. Sapagkat yung mga mamang daw, hindi po nila iniisip yung kapahamakan na darating. Di ba, matatalino, nag-iisip yan. Ano kaya bukas? Ano kaya magandang gawin ko para bukas? Samantalang yung mga mamang, walang pakialam yan, kumain, matulog. Yan lamang po mga taong walang iniisip sa buhay. So bilang mga anak ng Diyos, ang sabi doon, tayo po ay maging matalino. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So bilang mga anak ng Diyos, kailangan daw po ay sumunod tayo lagi sa ating Panginoon. At ang sabi dito, kailangan daw po tayo ay matutong magpakumbaba. Hindi yung kala mo ikaw ang magaling. Ako nakakita na ako ng tao magaling. Magagaling ang tingin sa sarili. Pero kapag binabasa, tandaan po natin, ang tao, makikita mo po kung gaano magaling yan sa pamamagitan po ng kanyang salita. Pag ang isang tao nagsalita na, malalaman mo po yan kung may pinag-aralan, kung may talino, o wala. Diba ba? Nung isa nga, minakausap ako eh. Yan po talaga, talamak na adik at talagang sinusuka ng kanilang pamilya. Ngunit isang araw, inakausap ko. Hindi ko po talaga kinakausap, kilala ko lang na ganun siya. Nung makausap ko sa palengke, aba, ay lasing pa eh. Lasing pa siya po eh, sigurado ko eh. Paano magsalita? Sabi ko, may pinag-aralan kong tao to. Hindi ko siya kilala, nakikita ko lang siya araw-araw sa palengke, nagsasalita mag-isa, tumatawa mag-isa, tapos kumibili sa tindahan, piniso lang ang pera. Ano po, sabi ko talagang
napahamak na po sa siya po. Ngunit nung nakausap ko, tumabi sa akin, nakausap pa rin yung nakausap ko. Paano salita? Sabi ko po, may pinag-aralan ito. Sige lang, sabi ko. Nayaak ko salita. May mga tinanong ko. Sabi ko, ano bang apelyedo mo? Binanggit sa akin ang apelyedo. Ako ay apelyedo ng pinaka, isa sa pinakasigat sa maksaan. Sa ilan. Isa sa pinakang kilala. Lumaban pa nga mayor po yung kapatid. Kapatid niya. Tapos, nabasa niya yung pangalan kong chaplain. Iba, ikaw pala yung chaplain. Sabi ko, ano bang chaplain? Kunyari, hindi ko alam. Pinaliwanag. Aba, kaya lang nga. Chaplain is a values advocate. Galing ito. Ay, yung mga spiritual advisor. Kinausap ko pa. Tapos, sinalang ko kanyang pinag-aralan. Nung tanongin ko, ano bang tinapos mo? Ang sabi niya ay, ano ah, Bachelor of Science. And, basta Bachelor of Science sa kanyang tinapos. Malubit. Pero bakit siya ay napahamak? Na, nalulong lang ako sa hindi magandang bisyo. O, magandang lalaki, maputi. Ako, nalulong sa hindi magandang bisyo. Tapos, binuklat yung cellphone ko, pa-YouTube. Pa, lahat ng English Society, kinatagalog. Sabi ko, malubit talaga. Siya ko naman lumali. Dapat talaga yung mga magluluto ng siya po. Siya isak lang sa kawali at tutuwin. Ay, ako, walang magawang matino. Siya po eh. Bilang mga anak ng Diyos, manalangin lang tayo sa mga ganyang bagay. Ano po? So, ang sabi doon ay, kailangan daw po ay sumunod tayo sa ating Panginoon. At kailangan po maging matalino tayo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at kalangalan. Pag tayo daw po ay sumusunod sa Panginoon, tingnan mo yung mga tao hindi sumusunod sa Panginoon, ano nangyayari? Napapahama. Diba? Natututo ng kung anong bisyo, natututo ng hindi magandang bagay hanggang sa magkaroon po ng kapahamakan. Kaya bilang mga anak ng Diyos ay sumunod po tayo sa ating Panginoon at lagi daw po tayong maging mapagpakumbaba. Ano niyo po ba sa isang tao? Napakahirap po. Kapag ang isang tao po ay may kapangyarihan na, may authority na, may kakayahan na, at may sinasabi na, mahirap na po magpakumbaba. Tandaan niyo po. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, maging mapagpakumbaba tayo palagi. Huwag mong isipin ikay magaling, huwag mong isipin ikay bida, huwag mong isipin ikaw ay nakatataas kung kanino man. Lagi po tayong maging mapagpakumbaba. Sapagkat iyan po ang piling sa atin ng Panginoon. Bakit? Ang pagpapakumbaba daw po ay nagbubunga ng buhay, yaman at karangalan. Iyan kung gusto mong magkaroon ka ng karangalan, matuto kang mapagpakumbaba. Hindi yung banat ka ng banat, eh. Wala ka naman palang alam. O, diba? Papahiya ka lang palang uli. Kaya dapat ay mapagpakumbaba dahil ang dulot po ng kapakumbabaan ay karangalan, buhay, at kayamanan. Sa landas ng masama ay may inip at mga patimong. At ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Tingnan niyo po. Ang dandaw po ng mga taong masasama, maraming patigong, maraming mga tinik, kaya hindi po siya mapaigin. Bakit? Dahil ang kanyang ginagawa nga po ay kasamaan at isang araw siya ay mahuhulog sa kanyang patigong. Kaya huwag na po tayong sasama sa mga taong masasama. Bakit? Pag inahulog sa patigong, kasama ka po. Kapag tayo ay sumasama sa mga taong masasama, pwede tayo sa kanila tumulong. Ano yun po ba ibig sabihin ng sumama? Pag sumasama ka kasi sa kanila, kung anong ginagawa nila, yung ginagawa mo na din. Pero pwede kang tumulong bilang anak ng Diyos kung kaya po natin tumulong. Dito po sa 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Lagi sa mga kabataan, sa mga anak natin, turuan daw po natin sila ng tamang pag-uugali upang sa kanilang paglaki ay hindi po nila ito malilimutan. Tingnan niyo po ang mga bata. Bahagyang magsalita, marunong na magmura. Nakapagsalita lang yan talagang galing na magmura. Di po ba? Nakakapaglakad lang, naglalaro, tignan mo yung mga bata. Kapag ang tatay ay lasinggo, anong laro? Nagiinom-inuman. Bibilot-binutin pa yung plastic, yung papel. Gagawin sigarilyo. Bakit? Eh, nakikita sa magulang eh. Pag nagbinata na, naninigarin niya na, nagiinom na, sasabihin ng tatay, kanino ka naluto niyan? Ha? Kanino ka naluto ng sigarilyo? Kanino ka naluto ang mag-inom? Lakas ng loob magtanong.
Samantalang ang bata pa, anak, bili ka ng sigarilyo, bili ka ng takan na ng balog. Tapos paglaki, tatanungin kung kanina daw natuto. Siguro may problema yung tatay sa pag-iisip pa ganun, ano? Hindi ko ba? Kaya sabi sa Bible ng bata, dapat natin turuan. Kung ano ang nakikita ng bata, yan po ay kanyang natatandaan. Kung sabi doon na hindi ito nalilimutan ng bata hanggang sa kanyang paglaki. Kung ano. Kaya nga sabi, like father, like son. Kaya po bilang mga magulang, bilang mga anak ng Diyos, ay pakita po natin sa mga anak na tayo po ay dapat nilang tularan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ang nagpapahiram. Kaya po bilang mga anak ng Diyos ay kailangan tayo po ay lagi sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Lagi po tayong patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Sa uli, sa otso, ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Kaya sabi, kung ano ang tinanim, ay siya mong aanihin. Magtalim ka ng luya, siguradong hindi ka aani ng mangga. Pag luya ang tinanim mo, ay talagang maluya din ang iyong aanihin. Di mo ba? Kaya sabi doon, ang nagtatanim, nag-aasik ng kasamaan. Kaya yung mga tao mapaggawa ng masama. Darating ang panahon, hindi man ngayon, pero darating ang panahon, sisiguraduhin ko, iyan po ay aanihin nila. At bilang mga anak ng Diyos, yung gumagawa ng mabuti, sisiguraduhin ko po sa inyo, yung mga magulang ko at mga kapatid, darating po ang panahon, aanihin po natin yung kabutihan na ating itinatanim sa ating kapwa. Bakit? Dahil pangako po yan ng ating Panginoon. Inuulit ko po sa inyo, ha? Kailangan po, piliin natin yung mabuting pangalan kaysa po sa alimang kayamanan. Dahil tumayo, tayo lang.